Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. I'm Ms. Rochelle from ICC Kuwait and welcome dito ulit sa ating live update. Ayan, so para sa lahat ng mga kababayan natin na nice makapagtrabaho bilang isang admin staff or marketing staff, receptionist or data encoder, document controller or executive secretary, and kailangan niyo po ng computer skills. So ito na po yung chance po natin. Magkaroon po tayo ng computer skills dito sa kasama ang ICC, katuwang ang ICC sa pag-upgrade ng inyong mga skills po, no? So meron tayong computer secretarial course, which is dito is pwede tayong mag-enroll kahit wala tayong idea or background sa paggamit ng computer, is pwede po. So ito na po yung chance natin na magkaroon tayo, mag-upgrade tayo ng computer skills natin, mag-upgrade tayo ng skills natin, kumbaga i-enhance natin yung ating skills na magagamit po natin in the future once tayo is mag-apply ng trabaho sa mga nabanggit ko. Sa lahat ng mga office work, actually, kakailanganin natin ng computer skills po. So, itong computer secretarial course na ino-offer namin dito sa ICC, ito po yung IT foundation po natin. So, from basic to professional level, is matutunan po natin kung paano ba yung paggamit ng computer po. So, kahit tayo is walang background or idea kung paano gamitin yung computer, is pwede po tayong mag-enroll. So, dito, yung computer secretarial course natin, matutunan po natin dito or magiging certified tayo sa paggamit ng computer applications tulad ng Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Windows 11, and Typing Master. Kasi dito, sa pagtatrabaho natin sa office work po, no, kailangan natin na magiging proficient sa mga Microsoft Office applications or sa computer applications, lalo na sa Typing Master natin, dapat alam natin kung ano yung proper way ng pag-type po, no, para at least mas madali and mas magiging proficient tayo sa work natin. Kasi kung meron tayong training po ng Typing Masters, mas mapadali po sa atin yung pag-type natin sa keyboard, okay? So, dito sa Computer Secretarial Course, from basic to professional level is matutunan nga po natin dito and magkaroon tayo ng certificate after the course dito sa ating Computer Secretarial Course. And ito po is ano na siya, CPD approved na din po yung ating Computer Secretarial Course. So, within 1 month, 2 months, or 3 months, or 4 months po, no, pwede nating tapusin yung ating Computer Secretarial Course. And wala po tayong educational background na kailangan dito, walang age limit, kahit sino is pwedeng mag-enroll, and kahit sino is pwede pong makapag-upgrade ng computer skills po natin, as long as meron tayong desire na matuto, as long as meron tayong desire na magkaroon ng self-growth or self-development, para magkaroon tayo ng mas magandang opportunity na makapag-apply ng mas magandang trabaho. Okay, so halos lahat ngayong halos lahat ng company ngayon is nangangailangan talaga sila na yung ano nila, staff nila is at least marunong na sa paggamit ng computer. Kasi halos ngayon is computerized na. Kahit sa mga pag-fill up natin ng mga forms or kaya ay mga application natin, through online na din yan kadalasan. So dito sa Computer Secretarial Course, matutunan natin dito yung professional na paggawa ng CV natin. So, ma-enhance natin yung ating skills sa paggawa ng mga documents or tulad ng sa meeting arrangement, agenda, yan. So, paggawa ng purchase order sa Google Sheets, sa PowerPoint naman, yung sa paggawa ng mga animation, presentation. So, matutunan po natin yan siya dito sa ating Computer Secretarial Course. And of course, kung kayo is nagbabalak din na mag-enroll ng ibang mga courses na ino-offer namin dito sa ICC, lalo na sa UK Diploma courses natin, kailangan nyo rin na at least may idea na or background sa paggamit ng computer, kasi isa yan sa pinaka-importante talaga na at least marunong tayo sa paggamit ng computer, lalo na sa Microsoft Word. Maraming nagtatanong, ma'am, eh, caregiver naman yung i-enroll ko, bakit kailangan ko pang matuto sa paggamit ng computer? Ganun yung minsan na namin. Eh, caregiver naman yun, hindi naman kami sa computer naman, ganun. So, i-explain ko lang, once mag-enroll tayo ng UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course, yung assignments kasi natin, ipapasa po natin yan sa UK. Kasi yung awarding body natin, sa UK siya. Yung diploma nyo is manggagaling siya sa UK. So, yung assignments ninyo, itatype nyo po yan sa Microsoft Word. Hindi po siya, hindi po siya pwede na isusulat lang natin siya sa papel yung assignments natin, pipicturan, and yun na yung ipapasa. Kaya dapat talaga, once mag-enroll tayo ng caregiver, marunong na tayo sa computer, kasi itatype nyo nga siya doon sa Microsoft Word. And yun po ang isasubmit natin.
So, sana magiging clear din to sa lahat ng mga ano natin, kababayan natin na nag-i-inquire sa caregiver and sinasabihan namin na, ma'am, kailangan talaga na at least may idea na tayo sa paggamit ng computer. So, yun. So, kung hindi pa kayo marunong sa paggamit ng computer, I suggest mag-start talaga tayo sa computer secretarial course kasi ito yung ating IT foundation. Kumbaga, bago tayo makapag-enroll sa ibang mga courses na ina-offer namin dito sa ICC, at least may knowledge na tayo sa paggamit ng computer, or at least hindi tayo mahirapan sa paggawa ng ating mga assignments or mga exercises. At the same time, kung kayo is mag-a-apply sa office work, kailangan nyo din siya ng computer skills, which is ito yung kadalasan talaga na ginagamit once tayo is nagtatrabaho sa office. So dito, sabi ko nga kanina, magiging certified kayo sa paggamit ng mga computer applications tulad ng Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint, and of course sa Windows 11 and Typing Master. Okay, so yun, ito is flexible yung schedule ng klase natin sa Computer Secretarial Course, and pwede kayong makapili ng araw at oras kung kailan po kayo mag-attend, basta office timings ko namin. So, pwede po tayong mag-attend 2 times a week or 3 times a week, 2 hours every class session po yan. Or kung once a week lang yung day off natin, or twice a month lang yung day off natin, pwede po tayong mag-attend sa klase every day off natin. So, bali kayo yung pipili ng araw at oras, basta open si ICSA. So, open naman kami from Saturday to Wednesday, 9 a.m. to 7 p.m. po siya. Friday, open kami ng 9 a.m. to 6 p.m. po. So, every Thursday is closed po tayo, no? So, yun, i-adjust nyo lang yung mga schedules ninyo based sa office timings po namin. Okay, so yun, kung every Friday yung day off nyo, open tayo every Friday. So, pwede tayo mag-attend ng 4 hours, 3 hours, or 2 hours po. So, kayo talaga yung mag-adjust ng timings nyo based sa office timings po namin. Okay, so yun. Okay, babasahin natin yung ating mga comments section natin dito. Okay, sabi ni Sir Rins Elika, may graphics designing course po ba? Okay, so yes, meron tayong graphics designing course. So, yung graphics designing course natin, ito po is pwede natin tapusin ng 1 month, 2 months, 3 months, or 4 months. So, the same din siya sa computer secretarial course natin, ito is flexible yung schedule. So, makakapili tayo ng araw at oras kung kailan tayo mag-attend ng klase natin. And dito po is magiging professional tayo na graphics designer within 4 months or 3 months lang. So, ito, pwede tayong maging freelancer or kaya ay full-time graphics designer. So, halos ngayon, dito sa, nasa social media na tayo. So, kung ikaw is creative ka or gusto mo talaga ng mga designing, so dito is magiging certified tayo sa paggamit ng Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, and CorelDRAW. So, ito yung mga applications or mga software na ginagamit kung halimbawa ikaw is gustong maging designer or graphics designer. So, kumbaga magtatrabaho ka sa marketing department. Ang marketing department is nangangailangan niya ng graphics designer. For example, ito sa ICSA, yung mga nakikita niyo na mga ads dyan sa Facebook page namin, yung gumagawa dyan is yung mga graphics designer po namin dito. So, yung mga instructor namin sa graphics, sila yung gumagawa ng advertisement namin dyan. Yung mga pictures na nakikita niyo, computer secretarial or graphics, caregiver. So, yung mga gumagawa ng ads na yan is yung graphics designer po. So, the same thing sa makikita niyo sa mga, kumbaga kung nasa Pilipinas tayo sa EDSA, meron siyang mga pictures dyan ng mga jug or Pepsi or Jollibee, Shouking, yon. So, yung mga ads doon or mga advertisement na yung gumagawa dyan is yung mga graphics designer. So, kung interesado ka na magiging graphics designer, ito po yung course na para sa inyo po, yung ating graphics designing course. So, kumbaga dito, pwede tayong gumawa ng logo or banner and ano pa ba, marami tayong pwedeng gawin dito sa graphics course natin. Kasi nga from Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, and CorelDRAW is matutunan po natin siya. So, kumbaga, yung magiging ano nyo talaga, main work nyo dito is magiging designer po kayo. Okay? So, move tayo sa iba pang mga comments. Okay, hello po Ma'am Lisa. Good afternoon po. Si Ma'am Lisa is nasa, ano po natin siya, sa UEE branch po natin siya. Okay, thank you pala sa lahat ng mga ano natin ha, mga viewers natin sa ating 8 million in the house. Good afternoon. Okay, magkano yung tuition fee sa graphics? Hello po, Sir Brianna. Okay.
Okay, so yung course fee natin sa graphics designing course, yung total course fee natin is 150KD po yan. Yun yung total course fee natin. Pero, this month po ng August, meron tayong special discount na ino-offer po no with free books na po yan. So, mag-message po kayo, sir, sa aming WhatsApp number, +965-993-02850 para sa ating special discount po. Okay? So, move tayo. Meron pa bang mga questions dito? Okay. So, yun. Kung meron pa kayong mga questions, no, pwede po tayong mag-comment down below po, no, para at least masagot ko yan lahat ng inyong mga questions. Okay? So, yun. Ang computer secretarial course natin is 4 months course duration po yan. And flexible yung schedule ng klase. And of course, meron tayong special offer for this month of August po, no, para sa batch natin na mag-i-enroll this August. Ayan. So, special offer po yan. Inano po siya ng management natin para sa lahat ng mga kababayan natin na nais na magkaroon or mag-enhance, mag-upgrade ng kanilang computer skills. And of course, yun, kasi merong nag-comment dito ng regarding sa graphics designing course. Of course, yung graphics natin, yun, so meron din tayong special offer po sa graphics. Okay, so yun. Ang requirements lamang po natin dito is civil ID nyo, front and back copy, and picture 2x2 or selfie picture po. So kung wala kayong picture, pwede na tayong mag-picture dito sa office po, no? So hindi nyo na kailangan na magpunta ng studio para mag-picture ng 2x2. So kahit selfie lang, pwede na yan. Or kaya kung wala naman, pwede na tayong mag-picture dito sa office. And yung civil ID nyo, picturean nyo lang siya, front and back copy. And kung kayo is nasa outside sa Kuwait po, no, kung kayo is nasa UAE, sa Qatar, sa Jordan, Lebanon, Saudi, Hong Kong, ang kailangan lang natin is either passport copy nyo or any valid ID, as pwede na po yan. Okay? Hello po, Sir Renz. Yes po, pwede po siyang installment yung bayad natin, 4 months duration. Pwede po siya. So, yun. Meron tayong mga specific na offer ngayong August, no? So, message kayo sa aming WhatsApp po, sir. Hello po, Ma'am Danganon Marisa. Hello po, may height limit po ba sa airport na course? Ayan. So, regarding naman sa ating airport training course, dito sa ICAC, hindi po kami naglalagay ng mga age limit or height limit, kahit sino po is pwede pong mag-training dito sa amin. Kasi yung amin is nagbibigay kami ng training course para sa lahat ng mga kababayan natin nangangailangan ng skills po na magagamit nila in the future sa pag-apply. So, yung sa mga age limit or height limit, yan po is nakadepende na yan sa company na a-applyan ninyo. Okay? Kasi minsan naman yung mga company na iba is hindi naman sila nag-require ng age limit. Yung iba walang height limit. So, depende po yan sa company na a-applyan ninyo. Pero dito sa ICHA, once mag-aral tayo, wala po tayong age limit, wala tayong height limit, kahit sino is pwedeng mag-enroll. Okay, so yung ating airport training course po, no, ito is naka-design po siya sa lahat ng mga kababayan natin na interesado or gustong maging isang airport attendant. So, kumbaga kung gusto nyong maging isang airport attendant, yung mga nag-assist sa pag mag-check-in tayo sa airport, di ba? So, yun po yung magiging work ninyo. So, ito po is naka-specific po yung natin, no, yung course natin sa Amadeus system po. So, yun. Ito is pwede natin tapusin sa loob ng 5 months or 9 months po. Okay, so once a week lang yung klase natin every Saturday, 4 PM to 7 PM po. So, kahit sino is pwedeng mag-enroll sa ating airport training course as long as meron na kayong background or idea kung paano yung paggamit sa computer. Okay? Yes po, ma'am. Yes po. Ayan, so, ma'am Danganon, ma'am Marisa, ayan, so, ma'am Marisa, pwede kayong mag-message sa aming WhatsApp number, ma'am, +965-993-02850, or kung meron ka lang nakakausap na student assistant po namin, pwede po kayong message directly po sa kanila. Okay, hello po, Sir Renz. Magkano tuition sa airport attendant? So, yung regular course fee natin is 400KD po siya. Pero pwede natin siyang bayaran ng installment. And the same thing with the graphics and computer secretarial, nagbibigay din si ICAC ng special offer. Lalo na ngayon, ito yung first batch ever natin ng airport training course. Okay, so yun. Message lang kayo sa aming WhatsApp number para sa discount offer natin for airport training course. Lalo na sa mga eksanyan natin na gusto din na mag-enroll dito sa ating airport training course. So, message kayo kay Miss Lindy para mabigyan kayo ng special offer para sa mga estudyante natin dito sa ICSA. Okay?
So, yun. Yun, computer secretarial course, graphics designing, airport training course. Ayan, so open for enrollment po siya for this month of August. And hopefully, makita po namin kayo na makapag-enroll na maging isang iksan yan or maging isa sa estudyante ng ICC. And hopefully, one day kayo na naman yung magbibigay ng kwento ninyo kung paano nyo tinapos yung course. So, yun. Para sa ibang detalye, pwede nyo po akong tawagan or i-message sa aking WhatsApp number. +965 9930 2850. And maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay dito sa ating ICSE live update po, no? Ako po muli si Miss Richelle, ang nagsasabing ICSE is your partner in success. Thank you and see you soon dito sa ICSE.